na tayo, after na, siyempre part ng after ng pandemic, diba? Grabe rin yung pinagdaanan mo with your brother, tapos yung daddy. Tapos na po, ano mo pala? Ako, pareho daddy, no? Tatlo sila. Minsan ba, minsan ba parang hindi, mababat yung parang kinwesyo kung makataruman ba itong nangyari sa inyo or baka ano? Siguro po, hindi ko siya question kasi I have faith and naniniwala ko na nangyari lahat yun kasi kailangan siyang mangyari sa akin. Sadly, kailangan siyang mangyari sa akin. Pero syempre, hindi ko naman po i-deny na nasaktan ako. So, lagi ko din sinasabi po yun na alam ko sa sarili ko na hindi na ako maging okay like I was before. Kasi may void na, may kulang na, pero hindi ko po kami question. Ngayon, mas ginagamit ko po talaga siya. Hindi pa rin naman po ko. I don't think na makakamove ako ever. Pero yung pag nalulungkot po ko, ginagamit ko talaga. Kasi yung last na sinabi nga ng papa ko na inuloy ko lang yung laro ko. And share po kami sa dream na to na gusto ko maging abogado. Kaya nung binigay ko sa akin, pinag-pray ko, tapos sabi ko sa kanya, upa sa role pa lang, pero naging abogado na ako ngayon. Gusto mo ba ituloy yan? Ako, gusto ko. Actually, bago po ako naging artista kasi nun, naalala ko, after ko graduate ng first course ko, sinabi ko yun na gusto ko lang matry mag-office, mag-work, kumita ng sarili kong pera. Tapos, babalik ako ng school. So, eventually, bago ko pumirma ng isa pang kontrata dun sa office ko, in-offer na po yung nanay. So, naudlo talaga yung school. Ano yung first course mo nga? First, comsci po. Patutuloy mo mag-law? Opo, gusto ko. Umalay mo, ikaw nga unang little. Diba? Nung sa proseso ka pa rin ngayon sa pag-move-on, sabi mo hindi ka pa nga nakapag-move-on, diba? Parang hindi na po. Oo, no? Kasi parang nandun na talaga. Pero paano mo siya nadadala sa araw-araw? May paano ka napapasayakan? Ano napapangiti? Ano napansamantali mo nakakalimutan? Kapag ito po, pag may work ako na ganito, syempre na busy and alam ko din na every time na pumasok ko sa dating, ganun, marami, parang mayroon akong additional family. And as well, since i-airy na nga po yung Lilith Matias na nakikita ko pa lang yung mga comments ng mga tao, mga messages nila na napapasaya ko sila, nakakadagdag po na naging okay ako, na na-appreciate yung ginagawa ko everyday. Kasi, di ba, ganun yun pag in pain ka, pag leaving ka, may mga days na parang ayaw mo lang bumangon sa kama, gusto na matulog. Pero isa po yun sa isa yun sa dahilan kung ba't ako bumabangon sa umaga, na ito po, na binigyan ako ng room na ito. Dumakad ka rin sa depression? I think po, dahil nga yun, nagigilip. Kasi, nung nangyari po yung sa amin, hindi rin naman ako nabigyan ng quiet time ng pagkakataon para, but it's a choice. Opo, it's a choice naman na ituloy. Kasi, naalala ko noon, nakauwi. Ang huli po kasi nawala is ang papa ko. Nawala po ang brother ko, August 26. And, yung lolo ko, September 1. And yung papa ko, September 21. Isang taon yun, di ba? Sunod days lang yun. Opo, same year. All because of tapos, COVID yan. Tapos, September 21 na wala ang papa ko. Nakauwi po yung ash na September 22. Tapos, September 23, ang tubo na sa Lucky. Oo, tama. Pumasok ako sa Lucky. 2020 ba yan? 2022? 21. May vaccine na rin yan, di ba? Opo. Pa-vaccine ba sila? Ano po, naka-schedule na, tapos yun, meron na kanila. Hindi mo sumabi si staff na tigil mo ang motions? Hindi po, kasi yun dito sa kanya po ang ibigay yun sa GMA kasi ano nangyari yun sa family ko, tinanong nila ako at saka sinabi nila na okay lang kung hindi mo kaya. They gave me a choice kung gusto kong ituloy o kung kaya kong ituloy. Tapos sinabi ko nga po na gusto ko pa rin ituloy siya. Okay? Kasi feeling ko magagamit ko naman siya. Nagamit ko rin naman po yung emotions. And gusto ko rin sila, syempre, na maging proud. Yun po yung last na project ko na kuya ko yung nag-asikaso. Oh, so, think na parang mas okay? Para wala dun yung isip mo para nasa ibang bagay. Opo. Tsaka, na alam ko din po nun lahat na okay na, as in nakalatag na. So, inisip ko rin yung mga tao na kasali, yung co-actors ko, yung production team na lahat na sila. Since pandemic na, syempre may hirap po, kailangan natin financially. So, yun din, isa po yun sa nagtulak talaga sa kami. Ito rin pa din. Kaya, I'm happy din sa choices. Hindi ka nakapag-more, hindi ka nakapag-dalaw. Hindi talaga. Wala naman ako po, wala naman din akong sinisisi dun sa part na yun kasi nagamit ko naman po siya. Tsaka choice ko naman siya, binigyan naman nila ako ng pagpipilian kung kaya ko na ba or hindi. May iyak ka pa? Opo, gabi
lang. Kasi first media kong ko rin to nang hindi kasama si kuya, na face-to-face po ako. Oh. Naalala ko dati nandun si kuya. So sabi ko, hanggang ngayon, hindi parang pag nagpe-pray ako, naisip ko, ano kayang say nila sa scene na to? Ganun. Kasi magandang sila ni Papa na, may anak, ang ganda ng scene na to. Ganyan. Siyempre, naisip ko pa din na sana, ano sasabihin nila? Proud kaya sila. Mas naging close kayo pa rin. Opo. Opo. Mas naging close kami, in a way. And yun, kasi sobrang, as in, kalahati ng pamilya kong Maragas. So, hindi ako sanay. Naalala ko yun yung mama. Nung after, siguro a few months pa rin. Pag nagsasaing, pag nagluluto yung mama ko, nakakalimutan niya. Tapos kapag maghahain, sabi ko, ako, pati ako, pati yung cat ko, sabi, yung cat ko yung nahanap talaga. Sabi ko, oo, mga hirap pa lang. Sige ako sanay ko sa mga family. Sino madalas kasama mo kayo sa pamilya? Mama ko po, talaga. Pero at din yun. Medyo close kayo ni ate ka kayo. Sabi mo, tine-text mo siya bago yung date. Opo, opo, tine-text ko siya. Clingy po kasi ako. So, nung sinabi na kasama siya sa guest, sobra akong na-excite talaga. Kasi, syempre, akala ko, binigyan ako kasi na ng pagkakataon. Sobrang thankful na ako. Tapos, binigyan ulit ako ngayon na makawit siya. National artist. Kaya, sabi ko talaga, ano nanay, mag-work tayo ulit. Tapos, excited natin po siya. Sabi niya. So, ang lakas mo kayo, ate Gay, no? Ay, thank you po! Thank you. Thank you. Oh, kayo naiyak, hindi ako. Oo, naiyak ako nung nag-text ka pa. Tinext kita noon eh. But anyway, okay na ako. Thank you, Joe. Thank you. Wala nang lalaki sa pamilya.